Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito si Vicky Osawa. Ay, hindi. Ayos ang kilay ko. Hindi ako nakapagkilay ng maayos ngayon. Pero itong puti, ando pa rin, nakatayo pa rin siya. Actually, may nag-comment po kung paano gagawin ko. Hindi ko pa rin siya nagagawa. Tinry ko, pero tumatayo pa rin siya. Oh, ayun o. Ay, sorry po. Anyway, andito po ang nilikod, Vicky Osawa. Kasi po para sabihin sa inyo na nakakatuwa at nakakainis, nakakasal ba to? Na meron po pala sa Pilipinas, well, sabi nga noon pa ito, maraming ganyan talaga. Pero ngayon po, ang ating leader ng immigration, si Mr. Morente, ay talagang nagsasearch siya sa mga fake immigration officer. Kasi po, merong isang kababayan tayo na papuntang Dubai, ay, fake na mga fixer ng immigration officer daw. Immigration officer, kasi gusto niyang punta ng Dubai, syempre mag-aanap siya ng work. Yun naman kasi minsan ang ano natin. Ngayon, meron nag-offer sa kanya na ang akala niya ay immigration officer sa airport sa Pilipinas. So, naniwala siya. Ang una niyang ipinasok na pera through GCash. GCash, alam niya naman, usong-uso sa Pilipinas ang GCash. Nagpurikomi siya ng 7,000 pesos. And after noon, nagpurikomi na naman siya dahil siguro nagkaroon na naman ng abriba, nagpurikomi na naman siya ng 28,500 pesos. And then, after noon, nagpurikomi na naman siya dahil siguro, sweet talkers, alam niyo naman yung mga iyan, sweet talkers talaga yan. Siyempre tayo, gusto natin bumiyahe na makalabas ng Pilipinas at makapag-income and then makapagbigay ng magandang buhay sa ating pamilya. So yung mga sweet talkers, minsan din na natin napapansin na mga sweet talkers lang pala yan. Kaparis po na nangyari sa isang kababayan natin na umabot ang binigay niya dun sa fake na immigration officer sa Pilipinas na nagpapangalan daw, ang pangalan daw, nakalagay po yan ngayon sa Bureau of Immigration kung sino man siya. Pero sinesert po siya ngayon ng NBI, lahat in everything. Nagtotal po ng 75,000 pesos ang binigay niya at hindi rin siya nakaalis. Dahil na-hold lalo siya sa airport. At doon niya siguro isiniwalat ang nangyari sa kanya. Na meron naman po mga ebidensya. Kaya po talaga dumating mismo ang usapang ito sa pinakamataas. So mga kababayan ko, mag-ingat po kayo sa mga fake immigration officer, mga fixer na tinatawag po dyan. Ingatan niyo po yan dahil maski po gusto natin bumiyahe o kung ano man, maging ano na po tayo, maging patas na lang. Kung talaga may kukuha sa ating employee, mag-go tayo. Kung talagang kailangan natin pumunta ron at meron naman talagang magiging work tayo, puntahan po natin at kung ma-interview man kayo sa airport, automatic may mga document kayo. Para hindi kayo gumawa ng mga fake, ng mga fixer. Kasi kapares ngayon, ayan pala, sabi nga ng Ibindep, may iba nakakalusot naman. No, pero ang nakakatakot dyan, yung ganyan, kita nyo nangyari sa kanya. Na una, 7,000 pesos. Pangalawa, 28,500. Pangatlo, 31,000 pesos. Nagtotal ng 75,000 pesos ang binigay niya na walang nangyari. At nahuli pa siya sa immigration. Kaya isiniwalat niya talaga ang mga pangyayari. So mga kababayan ko, kung meron kayong mga pamilya, uy, meron papabiyahe sa akin, kaya lang magbabayad ako ng ganito. Okay naman daw, wag. Wag po natin gawin yan. Try po nating lumaban talaga ng patas. Mahirap man po, alam ko yun, naiintindihan ko, nagiget ko. Mahirap man po dahil talagang gusto natin lumabas ng bansa natin para makatulong sa pamilya. Pero if you can do it properly, ayusin na po natin ng proper. Nagulat naman ako dito. Bikrista. Okashi daw. Ano kaya yung okashi? Anyway, nasisimi ako dito sa puting buhok. Anyway, yun na nga po. Yan po ang una nating balita tungkol sa mga fixer na nagpapapel na immigration officer. Mag-ingat po tayong lahat. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, kundi tayo pong lahat ng mga kababayan ko lalo. Ingat po tayo sa mga fake immigration officer, mga fixer, mga sweet talkers. Ingat po tayo sa mga ganyan. And then another thing, nakakalungkot naman ito, Mr. K, what's the news about the brand? Meron po tayong kababayan na nahuli, nagtitinda ng mga
selling fake item dito sa Japan. I'm sure lalabas po yan sa news dahil nakuha po yan kahapon ni Mr. K sa balita at sinabi niya sa akin, kaya lang hindi po ako nakapag-live kahapon. Mga kababayan ko, inuunahan ko na kayo, mataas po ang level ng ng panghuhuli ng Japan. At trace po nila maski sa online kung halimbawa po mga fake ang tinitinda natin. Kapares po ng isang kababayan natin na nahuli na ata siya before, pero umulit pa ulit siya, nagpadala pa rin siya ng mga fake. Kaya yan po, nakakalungkot man dahil siyempre, bandera natin ang dala natin kada bit-bit natin kung saan man tayo pumunta, banderang Pilipinas, minsan napapahiya tayo. Sana po, pagbutihin po natin, wala namang masama magtinda, pero yung maayos na lang, di po ba? Although sometimes, syempre, hindi natin kaya yung original, kaya minsan, personally, I'm sure it's gonna be okay, pero hindi po ako 100%. Pero para magtinda po, wag naman. Kasi kapare niyan, kung permanent ka na rito, masisira ang pangalan mo. So mga kababayan ko, yung pamasasabi ko, I do understand na kailangan natin magnegosyo for the daily bread, pero ayusin po natin. Yan po ang isang balita na nandito ngayon sa Japan na I'm sure mababalitaan yan. Baka lumaki, sana wag naman dahil bansa natin, kumbaga sa bandera natin ang dala ng kababayan natin. And also, tungkol naman po sa Philippine Airlines, yung mga kababayan ko na nagtatanong, ma'am, pwede po ba yung kasi yung ticket ko po sa Philippine Airlines, wala po akong middle name. Okay lang po yun. Wala pong problema. Ang hinihingi lang po ngayon ng Philippine Airlines is the first name and the family name. First name, family, okay lang po. Kasi before kinukuha yung family name, di ba? Ingatan nyo lang po pag halimbawang yung girl or boy. Ang ingatan nyo po, magkamali kayo ng isang spelling. Isang mali lang po is 2,500 kagad ang penalty. Na-experience po namin yan, isang letra lang ang mali. Na penalty kagad siya ng Nisengo Hakuyen. So yun po, tungkol sa Philippine Airlines ng mga problema ng ticket, as long na nandun po yung pangalan na buong buo at hindi po mali ang spelling, no problem with that. Yan po, assure ko sa inyo dahil kami po ay talagang ang tinitinda lang po namin ticket, only one, Philippine Airlines lang po kami. Kaya yun po, na-experience namin yung pagkakamali ng letter, pagkakamali ng ganito, na i-share ko po ngayon. Sa mga kabayan ko na babiyahe, nagwo-worry about the names, maski po walang middle name, it's okay. Okay pong bumiyahe yan. Basta po ang pangalan, maski magkadikit po yan, basta hindi po nagkamali ng spelling, okay po yan. Hindi po magiging problema yan. Ito pang masasabi ko for today. So mga kababayan ko, I'll see you on Monday. Or maybe kung may mga bagong balita po, andito po ang inyong lingkod. Kagad sasabihin sa inyo, i-share po sa inyo. At sa mga kababayan ko, nag-share po sa atin. Babasahin po natin ang inyong mga share. Paunti-unti nga lang po, hindi ko maisasabay-sabay. At yung mga humingi po ng tulong sa amin tungkol sa mga, nako, panloloko na naman sabihin na natin ng mga paluwagan na yan. Ay nako, maraming hindi pala nababalikan dahil sa paluwagan, hindi naman lahat. Pero meron po tayong isang kababayan na baka magpa-interview po tungkol sa nangyari sa kanila sa paluwagan na hindi bumalik ang dapat nilang makuha na halaga. So yan po ang pag-uusapan natin. Baby, on Monday, hinintay po natin kung ma-interview po natin siya tungkol sa nangyari sa kanila at hindi lang po. Ito pong sabihin na natin, isa siyang scammer, no? Bad, no? Very, very bad. Yung ginagawa niyang easy money, iha, o kung sino ka man, wag, ang karma, umiikot-ikot lang yan sa tabi mo. Don't do that. Kapwa tayong magkakababayan, kapwa tayong tao, wag natin gawin yan. Wag tayong magawang easy-easy money. Ang easy money, walang mangyayari dyan. Easy go rin yan. Di ka paris ng pinagpaguran mo. And remember po, mga kababayan ko, always pray and obey. The more you pray and obey, the more na malalaman mo, ay hindi ko dapat gawin to sa kapwa ko. No? Wag lang po prayer. Make sure you obey. So nakakalungkot man kahapon po nung nakausap ko yung kababayan natin na hindi lang pala siya na biktima nitong kababayan din natin. International siya kung man biktima. Hindi po natin alam. Banggitin ang pangalan dahil personal na po yun dahil hindi naman tayo super para mag-interview. Doon po sa mga kababayan lang natin na gumagawa ng mga ganitong bagay. Sana po gisingin natin ang puso natin. Ito lang po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa.
Maraming maraming salamat po, and remember, pray and obey. At let's hope for the better para naman po makauwi ang ibang kababayan natin na gusto nang umuwi ng Pilipinas. At ma-less na ang mga gastos. Ang laki ng gastos pag umuwi ka ngayon eh, no? Anyway, yan po, wala tayong magagawa. Protocol po yan, sunod lang. Smile na lang. Okay po, maraming salamat po and have a nice evening. I'll see you on Monday at 12 noon. At pag kailangan niyo po ang mga services namin like ticketing, tumawag lang po kayo sa 0551-353000, 0551-353000. At kung kailangan niyo po ng mga services kaagad, pwede po kayong mag-FB page namin. Pasok po kayo sa FB page na Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Make sure, don't just say hello and hi. Sabihin nyo na po kung anong concern nyo para po ma-entertain kayo kagad ng mabilis. At pasensya na po kayo kung minsan hindi kami kagad nakakasagot. Gamans di kudasay. Arigato gozaimasu po. Maraming salamat po. And stay safe. Be positive. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu. Thank you po. Bye.